Sir Lawrence, FDA approved nga ba si Dose of Glow? Food supplement po na iniinom ko, high risk. Nakakatakot po ba yan? According po sa Department of Health, Office of Secretary, what? Ano nga ba ang best time sa pagtake ng Dose of Glow? Masama nga ba sa liver ang mga ganitong mga supplement? May fake na ba na Dose of Glow? Ilang capsule nga ba per day ang dapat namin itake kung isasabay nyo pa siya with another glutathione supplement? Mga buntis, sa mga nagpapa-breastfeed, sa mga may maintenance. Next question. Masama! Ano ba yun? Nagbinata, masama! Hi mga kamukha! Hi mga kamukha! Tayo pinagbabalik! Ako po si Sir Lawrence, ang inyong human guinea pig. Heart! Yes, Mike, Vicky, nandito tayo ngayon sa kasagsaga ng ulan at ang daming stranded na mga pasahero. Charis! Ngayong araw ay facts you na naman tayo! Facts you or frequently asked questions about a certain supplement brand. Ayan, mga kamukha! Sasagutan naman nga po tayo ng mga questions nyo na iniwan. Minessage kami sa video para mas mabilis na po kung may mga questions kayo doon sa video na yun at hindi ko nasagot. Ililink na nga lang po natin yan dito at sasagutin natin yan lahat. Ang gagawin nga po natin ngayon ng Facts You video ay isa sa mga favorite na whitening supplement brands natin dito sa Pilipinas. At ang dami nga po sa inyo na nagme-message at na nagko-comment na effective din sa inyo ito, mga kamukha. Walang iba kundi ang Daily Dose na Dose of Fit! Ay, Fit! Dose of Glow pala ito! Dose of Glow! Ito siya, mga kamukha. May separate na mga review videos sa tayo nito, mga kamukha. Napakaraming beses ko na nga po ito na feature dito sa ating channel. Ibig sabihin, maganda talaga siya kasi pumapasok sa standards natin. Pero kung gusto nyo po mapanood yung ating separate video nito ni Daily Dose na Dose of Glow, nakalink po yan sa description box sa baba or ilalagay na lang po natin yan dito sa taas. Question number one. Sir Lawrence, FDA approved nga ba si Dose of Glow? Papangunahan ko na kayo, mga kamukha. Dito po sa Pilipinas, wala tayong FDA approved. Hindi ko nga alam kung saan ba nagmula yung FDA approved na yan eh. Pero meron po tayong tinatawag na FDA register and also FDA notify. Ito po yung mga produkto nire-register or nino-notify natin si FDA ng mga ingredients, ng mga formulation natin. At kapag mga food supplements, mga kamukha, dapat yan ay may CPR or Certificate of Product Registration. Ito pong si Dose of Glow, mga kamukha, ay FDA registered dito sa Pilipinas. Ayan, may pruweba tayo kahit na nasabi ko na yun sa video natin pero ang dami pa rin nagtatanong, di ba? Ayan po, FDA registered itong si Dose of Glow. Ibig sabihin, okay na okay yung kanyang formulation. Ang kagandahan nga po ng FDA registered ang isang produkto, aside na safe siya, alam po natin na true to its claims. Kasi hindi siya papasa sa FDA yung kanyang packaging. So alam po natin na lahat ng ilalagay dito okay nakapasa kay FDA and also may post-surveillance po ang FDA. Ibig sabihin kapag may na-find out yung FDA after ng registration or notification, ay mababawi nila yung pinakapapel and at the same time mapopost po nila yan sa kanilang website and social media sites. Next question. Sir Lawrence, yung food supplement po na iniinom ko, high risk. Nakakatakot po ba yan? Okay, lagi nga rin po natin yan na e-encounter dito sa ating channel. So mga kamukha, according po sa Department of Health, Office of Secretary, why may mga ganito na chatsu? May mga maganito na tayo, no? According po sa Administrative Order number 2014-0029, ito po siya, mga kamukha. Kikita nga po natin yan dito sa ating gilid. At ito po, basahin natin yung high-risk food. Para sa high-risk food, mga kamukha, ito po yung mga food that may contain pathogenic microorganisms and will support the formation of toxins of the growth of pathogenic microorganisms. Ibig sabihin yan, mga kamukha, ito yung mga food supplement, ito yung mga pagkain na prone po sa contamination. Yung makikita nga rin po natin, kasama po yung food supplement dyan. Pero hindi ibig sabihin, hindi na safe yan, mga kamukha. Nakakaloka kayo. Ibig sabihin lamang po niyan, prone po sa contamination yung ating mga food supplement, kaya alagaan nyo yan, mga kamukha. Huwag nyo talaga i-expose sa araw. Kaya nga minsan, di ba, nagkakaroon ng batik-batik talaga, no? Nagkakaroon ng itim-itim yung ating mga capsules, yung ating mga tablets, kasi nga po prone siya sa contamination, mabilis siya na masira, kaya kailangan talaga natin pangangalagaan ito. Next question, ano nga ba ang best time sa pagtake ng Dose of Glow? Lagi natin na e-encounter itong question na to, mga kamukha. Nakakaloka kayo. Ilang beses ko na itong sinasabi, rin paulit-ulit na tayo.
Pero sa mga baguhan po or hindi pa expert sa pagtitake na food supplement katulad po nito ni Dose of Glow, any time of the day po natin pwedeng i-take ito, mga kamuka. Ibig sabihin ng any time of the day, pwede siya sa umaga, pwede siya sa tanghali, pwede siya sa gabi, before or after meals. Kayo po ang bahala dyan, mga kamuka, kasi this is not a drug. Ibig sabihin po ng drug kasi, ito po yung may mga specific na ginagamot or tinitreat. Katulad kunyari na antibiotics. Di ba pag antibiotics, kailangan talaga on time tayo, tapos every 6 hours kailangan nating umiinom kasi yun yung nature niya talaga at doon siya mag-e-effect talaga. Pero ito, mga kamuka, marami talaga mga studies, no, before or after meals, tapos iba sabi umaga daw bago tayo kumain. Eto, mga kamuka, lagi ko tong sinasabi, no, alamin nyo yung sarili nyo. Kasi this is a supplement naman, mga kamuka. Ibig sabihin po ng supplement, nagsusupply lamang siya ng kakulangan sa ating katawan. So alamin nyo nga rin po ang inyong sarili kung hyperacidic kayo or nangangasim ang inyong sikmura. So pwede nyo siyang i-take ng after meals. Pero kung hindi naman, pwede nyo siyang i-take before meals. Kayo talaga yung bahala dyan, mga kamuka. Ang mahalaga, mag-take kayo ng Dose of Glow. Next question. May fake na ba na Dose of Glow, Sir Lawrence? Ayan, lagi rin tayong nakaka-encounter ng ganyan na mga katanungan, mga kamuka. Lagi ko rin po itong sasabihin sa inyo, huwag nyo nang hintayin na magkaroon ng fake. Kaya make sure na bumili po tayo sa mga legit distributors, legit shops. Tayo po dito sa ating channel talaga po nga, nagtatanong tayo, may research team tayo, tinatanong yung mga shops, humihingi tayo ng mga ID. Kaya yung mga makikita nyo po na shops dito sa ating store, sa ating channel, dyan po sa description box sa baba, after po ng ating title ng video, pag-click nyo po yan, yung more, makikita nyo na po dyan, may mga nilalagay tayo. Talagang mga legit shops po yung ating mga nilalagay dyan. Kaya make sure, mga kamuka, na sa legit shops kayo bibili, sa mga trusted shops kayo bibili, and sa mga legit influencer, ha? Hindi yung basta-basta influencer na lang. Next question. Sir Lawrence, ilang capsule nga ba per day ang dapat namin i-take sa Dose of Glow? Magdedepende yan, mga kamuka, sa pangangailangan ng inyong katawan. Pero take note, ha, i-take note nyo to, mga kamuka. Each capsule po nito ni Dose of Glow, meron po agad siya na 720 milligrams of different ingredients or formulation nito. Ibig sabihin yan, mga kamuka, medyo mataas na ito, ha. Kasi yung mga ibang capsule or mga ibang tablet, nasa 250 milligrams lang, yung iba 500 milligrams. So bale parang dalawa or tatlong capsule na yung isang capsule nito, mga kamuka. Tapos each capsule niya, may 3 forms agad ito ng glutathione. So kung whitening at whitening lamang ang hinahanap nyo, and 70-80% talaga dito sa ating channel gusto magpapute, mataas na siya agad, mga kamuka. Kasi kapag pinag-add nyo po yung 3 forms of glutathione niya, makakakuha agad tayo ng 420 milligrams. So nasa sa inyo po yan, mga kamuka, no? Isa or dalawang capsules. Kasi yung dalawang capsules, makakakuha agad kayo ng 1,440 milligrams ng different ingredients. Lalo na kung gusto nyo mag-fast track, up to 2 capsules, okay na siya, mga kamuka. Next question. Masama! Ano ba yun? Nagbinata? Masama? Nagbinata si Sir Lawrence, nakakaloka tayo. Masama nga ba sa liver ang mga ganitong mga supplement, mga kamuka? Lagi nating na-encounter yan. Okay, pag-usapan nga po ulit natin, mga kamuka, yung glutathione, no? Yung glutathione, mga kamuka, it's not foreign in our body. Uminom man tayo or hindi uminom ng glutathione, may glutathione po tayo sa ating katawan. And studies show, marami nga po tayong studies na binabasa at maganda po ang glutathione because it is an antioxidant at dinedetoxify po nito ang ating liver. So, mas pinapaganda pa nyo yung ating liver, no? Hindi siya masama, mga kamuka. Pero naman, syempre, make sure po yung ating mga tinitake ay FDA compliant, ha? Pati yung mga kinakain natin, yung lifestyle natin. Dapat okay siya, mga kamuka, no? Hindi yung basta umiinom ka kasi safe naman siya sa liver, tapos ang ginagawa mo naman ng lifestyle, inom ka ng inom ng alak. Kain ka ng kain ng sweets. Kain ka ng kain ng matataba. E di wala rin siya, mga kamuka. Next question. Pwede nga bang isabay si Dose of Glow sa iba pang mga supplement or sa iba pang mga vitamins, iba pang mga minerals? Wow, mga minerals talaga. The answer is yes. Pero magdedepende siya sa inyong pangangailangan at inyong kagustuhan, mga kamuka. Ibig sabihin ng pangangailangan, pangangailangan ng inyong katawan. Ito lang yung medyo lagi kong sinasabi sa inyo, mga kamuka, no? Kasi ito po, si Dose of Glow, this is already a whitening supplement. Ibig sabihin po nito, mataas yung glutathione content niya, okay na yung glutathione content niya. So kung isasabay nyo pa siya with another glutathione supplement, para
parang ano na siya, redundant na siya mga kamukha eh. Kung okay na to as whitening supplement, I would suggest na mag-take naman kayo ng mataas sa collagen. Para talagang boom, pak na pak yan mga kamukha, maganda talaga siya. Huwag yung redundant na ano, mataas na yung glutathione supplement. Tapos ito, glutathione ka na naman. Huwag ganun mga kamukha. Lagi yung tinatanong sa akin yan, no? Yung iba naman, parehas mababa yung glutathione. Nakakaloka kayo mga kamukha. Mag-invest na kayo sa mataas ang glutathione, no? Kaysa iinom kayo ng dalawa na separate na mababa. So, ganyan siya mga kamukha, no? Mix and match talaga siya. Ito nga po, mataas na yung glutathione content niya, yung antioxidant niya. Okay na okay to sabayan with collagen mga kamukha. Or kung gusto nyo, ito, tapos sabayan nyo siya ng vitamin C. Okay na okay yan. Tapos ito, lagi rin natin na-encounter kung may mga maintenance kayo. Ayan, mga kamukha, daming sa ating may mga maintenance na, no? According naman po sa ating affiliate doctor, this is a supplement. Tama naman, no? At supplement po itong si Dose of Glow. Ibig sabihin, sinusupplyan niya lang yung mga kakulangan natin sa ating katawan. Sabi ko nga sa inyo kanina, hindi po ito drug na may ginagamot or tinitreat. Though, safe naman po siya na isabay with your supplement, pero better pa rin po na mag-ask po muna tayo sa ating mga doctors, ha? Mag-ask tayo sa ating mga doctors, sa mga buntis, sa mga nagpapa-breastfeed, sa mga may maintenance. Though safe po ito as supplement, better na i-ask pa rin natin yung ating mga doctor at ipa-check po natin yung ingredients at kung ano po yung ating mga tinitake rin. If you also want po na mapanood ang ating separate review video dito kay Dose of Glow, ayan mga kamukha, meron po tayo yan dito. Syempre, mag-subscribe na rin kayo kay Sir Lawrence. Paano ba yan mga kamukha? Paalis na po ako. Click yun na to. Panoorin nyo yan. Maganda yan mga kamukha. Yung naging experience natin dito kay Dose of Glow. Go, go, go na yan!